ano yung mga sinakripisyo mo? Kumusta si DJ Jaiho pag nasa bahay? Totoo bang maldita ang isang DJ Jaiho? Kasi sabi ko nga, baka pag nakita ko to, malimutan kong nasa industriya pala ako, baka masampal ko. I am willing to do another taping nang walang bayad, basta hindi itong interview na to. Sino yung pinakaayaw mong na-interview? Binastos ako sa sarili kong programa. It's Mother Knack Balumal and welcome back sa aking YouTube channel! So ayan, ang layo ng inabot itong channel. For today's video, it will be very special kasi it's my first time ever dito sa ating segment na Tapatom with Ate Molimsi na mag-guest tayo ng isang TV personality, host, model, actor. Ginawa rin siya ng outstanding TV talk show host of the year! So it's really honor na makasama natin siya dito. And huwag na natin patagalin pa ang nag-iisang DJ ng bayan. DJ Jaiho! Yes! Tawang-tawa ako. May feelings pala talaga kapag naka-cover ka ng una. Parang may something pala talaga siya. May big reveal. So si DJ Jaiho po ang ating first professional guest dito sa ating segment na ito. And prior sa vlog na ito, ay makita niyo naman yung vlog ko nung nakaraan. Sinundo tayo ni Mami Jaiho talaga sa BMT House. So, siya rin yung nagbigay ng ating location. So, maraming salamat, DJ Jaiho. Welcome. Sa tulong. It's a big help for me kasi nga gumagawa tayo ng content. Totoo. And kasama natin ngayon si Babe. Wow, parehan. Hindi, gusto ko lang sabihin, nung sinabihan kasi ako ni Limwell, ni Limsi na, DJ Jai, Mama Jai, pwede ba kitang i-guest as first guest na hindi naman sa loob ng BNT? Oh. Kasi parang tapos na silang lahat para maging part ng Tapatan with Ate Molimsi. Kasi alam mo naman po, dream ko po talaga yung ganito na napapractice ko po yung hosting skills ko, ganyan-ganyan. Nung narinig ko palang yung magic word na dream, hindi naman ako talaga pwedeng magsabi ng hindi. Ang sabi ko agad-agad, game, kailan, ganyan. Oh. Oo. Kaya sabi ko, isa sa mantra ko talaga sa buhay, kapag may narinig ako na nangangarap at gusto rin gawin yung bagay na kagaya ng ginagawa ko, is kung ano yung pwede nating ma-push at maitulong sa kanila, ilaban natin. Kasi minsan din naman tayong nangarap at kahit hanggang ngayon, nangangarap din tayo. Kaya masarap sa pakiramdam na yung mga nagdi-dreams din talaga na may gusto silang gawin at maganda yung bagay na ginagawa nila, supportan at tulungan natin sila sa kung ano yung pwede natin ibigay na tulong. Ngayon, bilang ikaw ay nasa segment ng Tapatan with Ate Molimsi, ang isa lang naman lagi ko talagang sinasabi sa mga nagiging guest natin is sagutin ang mga tanong with honesty. Oo naman. Alam naman, etchusin pa kita dito. Umi-effort pa tayong bumiyahe, ano? Parang etchusin kita, diba? So, bago ang lahat, before we proceed, na is kung mayroon pa salamat kay Chester Chua kasi itong location natin dito sa Skin Art Manila ay siya po yung nag-provide. So, DJ Jaiho, are you ready? To be honest, every time na may mga ganitong ginagawa na ako yung in-interview, wang char, may kaba talaga. Kasi syempre, alam ko din naman yung pakiramdam ng mga in-interview ko. Every time na tinatanong ko sila, lagi rin silang may kaba. So, totoo talaga yung feeling na meron ka rin talaga yung kaba. Kasi, like ikaw, hindi ko alam kung ano yung ni-research mo. Ano yung, diba? Kung yung ano yung mga tanong na ibabato mo sa akin. Pero, every time na may ganun naman, ready naman tayo because we are born ready. Wow! Halo lang talaga, may laba. So, DJ Jai, umpisahan na natin para sa ating unang tanong. Magbigay muna tayo ng background. So, since nakita nila lagi si DJ Jai yung nag-interview, ganyan, si DJ Jai ho masayahin. Kumusta si DJ Jai ho pag nasa bahay? Ano? Kasambahay. Pag nasa bahay, nasanay kasi ako na since college pa lang, naging very independent na ako. So, nung college, nag-rent na ako ng dormitory para mas malapit sa school na pinapasukan ko, sa Lyceum, sa Intramuros. Nag-condo na rin ako hanggang sa nagtrabaho. Pero marami pang mga bagay na mga pinagdaanan, tumira sa office. Yung alam mo yun, yung hindi ka umuwi kasi ang layo ng Cavite to Ortigas. So, pinapauwi ko muna yung mga HR, yung mga boss, tapos kunyari uuwi ka, tapos ang ending, doon ka pala matutulog, para at least nandun ka na talaga, naliko ka na ang gamit mo, hindi balde.
yung sink ng lababo talaga, tapos doon yung tubig, inipon, tatakpan mo lang ng tela para hindi maging. Aww. Pero sa bahay, kaya ako lang naman nagbigay ng brief background about nun. Medyo ngayon, okay naman siguro kung sabihin kong naninibago kasi syempre pamilya mo naman yung kasama mo. Pero parang ganun, parang kang naninibago kasi parang nasanay ka ng ikaw lang, yung kahit saan ka pumunta, especially nung wala pang pandemic, kahit saan yung work mo and everything, through text lang kayo nag-uusap, video call. Ngayon kasi parang bumabalik ka dun sa moment kung saan yung panahon na hindi mo nagawa with your family. Ngayon ko siya binabawi na sabay kayong kumakain sa breakfast, sa kahit hindi nag-breakfast. Sa lunch. Kahit diretso lang. So, hindi ganun ka kung papaano ako napapanood na very bubbly, very loud, ganyan. Sa bahay, madalas kulong lang ako sa kwarto. Kasi bukod sa trabaho, dahil nga madalas din akong lumalabas because of work, ayoko naman ding makahalubilo din lagi yung nanay at tatay ko ng talagang face-to-face. Pero nung walang pandemic naman, tuwa-tabi ako sa kanilang matulog. Para akong nagbabawi sa pamilya and at the same time, unti-untiin, nakikilala nila talaga din ako kung sino ako. Kasi growing up, diba, since college, wala ako sa kanila. Parang lagi ako nakatulog. Parang finig nga nila, nag-abroad ako. Parang ganon. Kasi parang ang lapit lang naman ng Intramuros to Cavite, pero hindi ako makauwi kasi feeling ko lagi akong busy sa school and everything. So it's time for, one of the learnings of this pandemic is yun, make time with your family, especially kung nandyan pa yung gawan, huwag kang gumawa ng bagay na lagi kang wala sa kanila. For our second question, since napuso mo talaga DJ Yayo yung pag-interview, kanina nagkwentuhan na kami sa car, since 17 years old, pagod na ako. Since 17 years old, nagpakapagod na ako, kaya ayan, maaga tayong nabulong. Sa tagal ng panahon na yung DJ Yayo, before you enter this industry, ano yung mga sinakrit issue mo? Ano yung mga naging problema, naging struggles mo towards pursuing this industry? Siguro na sakripisyo ko yung you. Hindi naman sakripisyo. Parang sa 100% siguro nasa sabi nating 60-40. Parang 60 dahil nga gustong-gusto kong maabot kung ano man yung meron ako ngayon na still inaabot ko pa din naman. Nabawasan yung pagiging bagets na kailangan mo munang i-enjoy na sige lang, you mingle with your friends, samahan mo yung mga pinsan mo and everything, yung mga relatives mo and everything, medyo nawala, medyo wala yun. So, medyo nalayo talaga ako. Kasi, parang bata pa lang ako, dahil gusto ko itong industriyang ito, lahat ng opportunities, lahat ng possible na pwede kong pasukan at pwede kong gawin para lang makatungtong sa entablado, sa stage. So, nilaan ko yung kabataan ko sa pag-abot dun sa pangarap na hindi ko naman pinagsisisihan. Sabi ko nga sa nanay ko, I am not in the position where I am right now if not because of yung nangyaring yon. Kasi siguro kung nung bata ako, sumabay ako sa inuman, sumabay ako sa party-party and everything. Baka siguro parang nalihis ng landas. Nothing against with yung mga ganun yung ginagawa. Pero at this is my personal opinion na siguro kung yun yung bagay na pinaglaanan ko ng pansin that time, baka siguro mas na-enjoy ko siyang okay lang, bata pa naman ako, okay lang, nasa age naman ako na kailangan ito talaga yung ginagawa. Pero hindi, kunyari may lakad. Hindi ako makasama, babe, kasi may racket ako. Ganun na kaagad. So parang galit sila. Pero at the same time, sinabi nila na okay lang yan, babe, kasi dream mo yan. Support sila kasi dream mo yan. So parang nung nakikita ko yung mga pictures din, ingit na ingit ako habang ako nasa laputan, nasa pawisan. Pero sabi ko talaga lang kay Lord, sabi ko, carry lang. Kasi minsan lang kumatok ang oportunidad. So pag pinakawalan ko to, baka mamaya hindi na ulit ako bigyan ng tsansa. And then, now I realize, kaya pala hindi ako pinilipad ng Bangkok that time. Dahil nga nung pinush ko at pinursige ko yung trabaho gusto kong gawin. Halos yung buong Asia, nalibot ko na hanggang Amerika and everything. Sa pamamagitan ng trabaho, diba? Sa pamamagitan ng, kumbaga, sakripisyo na binayaran mo yung mga inutang nyo dun sa panlipad sa credit card. Pero dumating naman yung time na hindi mo na kailangan magbayad kasi kasama na dun sa sagot na ng company, pagdadalhin ka abroad, para sa mga TFC subscribers, ganyan. So minsan may mga bagay tayong kailangan nating pag-isipang mabuti kapag may mga gusto tayong abutin sa buhay natin. Kasi may mas maganda palang mangyayari para sa'yo. So, it's a matter of choosing between career and happiness. Enjoyment. Totoo. Pero, look at you now, DJ Jano, di ba? Na-aani mo
yung palay. Palay. Naani mo yung fruit of hard work and decisions sa ginawa mo nung kabataan. Si DJ Jaiho ay nasa showbiz industry and ang dami niyang kakilalang mga artista and mga big personalities na na-interview niya din. Sa lahat na na-interview mo, DJ Jaiho, kahit anong basis ha, kahit saan ka mag-basis, sino yung pinaka-ayaw mong na-interview? Gusto mo yung kinukurot yung kamay? Kinukurot yung kamay? Kasi narinig ko, alam ko na kung saan papunti. Kaya nagsasabi niya pala na extreme question. Tapos hindi niya pa sinabi sino yung ayaw mong na-interview. Kahit alam ba yun, sabi ko talaga, kinukurot ko talaga yung kamay ko. At sabi natin sa simula, kailangan honest lang. Lagi kong sinasabi, kapag sa mga ganyang question sa akin, pag binabalikan ko, nahihirapan talaga ako sumagot kung sino. Kasi siguro it's how you handle the interview. Nasa sa'yo pa rin. Even kung tsaka yung mood ni artista nung araw na yun, pagod siya. Pero kung ikaw, bibigyan mo siya ng titimplahin mo yung mood niya, pwede mo namang yung bad trip niya na mood, i-turn into maaliw siya, mag-enjoy siya sa'yo. Kaya hirap na hirap akong pumili kasi siguro gift sa atin yun na kaya tayo minamahal nila at gustong-gusto nila na tayo yung nag-i-interview sila kasi nagagawa natin silang komportable lang. But merong isang artista. Oh shit, ito na revelation. Merong isang artista. Yes, correct. Na I remember, parehas naman kaming nanggaling sa isang event. So parang bumiyahe, tapos may mga segues, may mga trabaho. Na naka-schedule yun, naka-schedule si artista para sa aking isang programa. Hindi ko nasasabihin kung anong programa, ano. Baka magka-hint sila. Baka magka-hint kayo. Naka-schedule siya sa isang programa. Dun sa interview na nangyayari, ako okay ako kahit pagod eh. Kahit na masama yung mood ko, okay ako. Kasi alam ko pag on ng camera, wala namang pakialam yung tao kung anong pinanggagalingan mo, diba? Kailangan mong ibigay sa kanila because that's your duty as an artista as in interview. So ngayon, nasa isang event ata siya or nasa isang party ata siya or condo na nagsiselebrate ata sila ng kung ano man, ganyan. Tapos parang, syempre nandun yung director ko, nandun lahat yung staff, via Zoom kasi ito eh, dahil nga pandemic, diba? So via Zoom. So ang ending, parang hawak niya lang yung camera niya, so alog ng alog, tapos maingay, tapos parang habang ini-interview ko siya, parang sinasabi na ng director namin, wala ka bang stand or wala bang baso dyan, ipatong mo man lang para hindi umano. Tapos parang nakaka-feel na ako na parang medyo bastos, no? Kasi naka-sked to eh, alam mo naman na may interview yung magaganap, bakit hindi ka nag-ready? Diba? Tsaka hindi mo yung first time ma-interview ng via Zoom kasi ang dami ko ng interview sa'yo with Zoom. Bakit hindi ka nag-ready? Cut to. Tuloy-tuloy yung tanong, nagpo-promote para sa bago niyang show that time. Alam ko naman kung chinacharot na ako nung kini-interview ko. Alam ko na yan sa tagal ko nag-i-interview. Alam ko din naman na narinig ko na yung sagot na yun sa mga past. But that's okay, because it's our responsibility as interviewer para pigain at humingi ng first time maririnig ng tao sa'yo. Nasa sa'yo yun, trabaho mo yun. You can follow the script, yes. Pero pwede kang magtanong, like ikaw, bilang tao, kagaya ng viewers mo, naku-curious din sila eh. Kung ano yung pwede nilang malaman. Sabang ini-interview, dahil nga nandun, nag-mute pa siya. Tapos habang nagsalita ko, nakipag-chikahan pa siya sa iba na, channeling. Yung parang nagmamadali na siya. Ramdam ko na nagmamadali na siya sa interview. So parang ako, sa second body nung programa, nung time na yun, alam ko, yung kamay ko, ginaganong ko na, tsaka yung legs ko eh. Pero nakasmile ako. Sa inis ba yun? Sa inis. Kasi pagod ka din naman eh. Oo, kumbaga parang, nung time yung pakirandam ko, hindi ako pinahalagahan bilang host. Oo, pero parang feel ko, binastos ako sa sarili kong programa. Parang ganun yung na-feel ko. So, ginaganong ko. Tapos nag-chat na ako sa director na, Tirek, I'm sorry, hindi ko na po kaya. Malapit na bumagsak yung luha ko. I-closing ko na po to kasi mukhang nagmamadali naman po si girl. Ay, babae! Eh. Mukhang nagmamadali naman. Kasi aye. Mukhang nagmamadali naman po si girl. So, tapusin na po natin to. So, nung tinapos ko siya, pag alis ni girl, alis agad siya, leave agad siya. Siguro kasi nasa party, ganyan. Bumuhos talaga yung luha ko. Kasi sabi ko, probably, from General Trias to Quezon City to General Trias, hinabol ko talaga siya. Na parang hindi ako malate kasi never ako nalilate eh. Mas okay ako dun sa fact na ikaw yung maghintay kaysa ikaw yung inaantay. The biggest stars in the business na interview ko doon, never ko naramdaman yung ganun. Parang nagmamadali kang sumagot, parang
hindi mo malang nilagay ng baso, may kausap kang iba habang naka-live tayo, alam mong nasa interview ka, paano man lang bang nagpunta ka sa isang room at nag-isolate ka muna doon at tapusin mo talaga yun. Kasi in the very beginning, you commit doon sa araw na yun. So, iyak ako ng iyak. Yung interview, hindi siya na-ere. Hindi siya na-ere. Hindi siya na-ere kasi parang sa management na lang siguro, siguro kinausap na lang nila yung handler or whatsoever and everything ganyan. Pero sinabi ko talaga, huwag na po natin i-ere kasi parang hindi naman po siya okay doon sa interview. Siguro baka dahil jaiho lang po ako, baka kaya po niya ako ganoon. Yun na-feel ko that time dahil sa naranasan ko doon sa interview. Tapos hindi siya na-ere, tapos nagkita kami, parang kamakailan lang, pero parang okay-okay naman kami. Siguro, part na rin yun ng trabaho na pagka nagkita, parang okay-okay lang. Pero nung una, parang ayoko talaga siyang makita. Kasi sabi ko nga, baka pag nakita ko to, malimutan kong nasa industriya pala ako, baka masampal ko siya. Alam mo yun, pero siguro humupa din naman. Tapos nakita naman kayo, parang okay naman na parang, hello, kame-kame, ganyan. I am willing to do another taping ng walang bayad, basta hindi itong interview. And take note, siya yung may kasalanan. Totoo, pero tayo pa yung nagpapakumbaba. Ganun naman dapat eh, always be the bigger person pag may mga ganong mga eksena. Sabi naman ng mga director ko doon, tsaka ng mga prod, valid naman daw yung pakiramdam ko kasi programa ko daw yun. Totoo bang malditang isang DJ Jai ko? Ay. Siguro hindi. Baka naman mapatotohanan mo. baka ako rin magsabi. Baka mapatotohanan, hindi. Siguro dahil nga sa kilay ko. Siguro dahil sa kilay ko, tapos lagi ako nakapustura, tapos lagi nila ako nakikitang puro ka-artehan ng mga eksena ko sa social media. Baka siguro na-judge nila ako ng bonggang-bong. Alam mo, minsan nga sa mga comments, lagi pang ganun, na parang puro arte naman siya, ganyan. Pero hindi ko na lang din pinansin. Natutunan ko na yung art of deadma kasi kilala mo naman kung sino kayo. Kilala mo kung ano ka talaga bilang tao. At yung mga mas papapakinggan ko na mga komento ay manggagaling dun sa taong nakakakilala talaga sa akin. Mas magmamatter sa akin yun kasi personally, nagkaroon tayo ng connection sa isa't isa na ayaw o nga mo. At least, I have learnings from you sa mga taong nasa paligid ko. Pero, hindi, never tayo naging maldita. Pero siguro, bilang Becky, hindi naman siguro mawawala yun. Wala naman sigurong taong santa, diba? Kapag ka na-push ka to your limits para maging maldita ka, hindi pwedeng hindi ka lumaban dahil pinalaki tayo ng sex lang para lumaban, diba? Sabi nga, huwag kang babawi. Laban lang ng laban, diba? Yes. Yeah. Okay, so DJ Jayo, sa kotse pa lang, kahit off ka ma, yung kwentuhan, ka-vibes mo siya, bakla, yung mga baklaan lang, ganon. Ha? Babae ako. Magaan yung vibes ko sa kanila. Diba lagi ko naman sinasabi sa inyo, I'm a fan, diba, ng BNT kayo, bawat isa sa inyo. You make my life happy kapag ka nasa moment ako ng alone na nanonood lang sa room ko na parang dami kong iniisip, may mga pinoproblema ako, mga bagay-bagay. Tapos pag pinapanood ko kayo, yung simplicity ng mga nakikita ko sa videos ninyo and everything, parang dami ko natututunan na, tingnan mo, ang simple lang, pero they're very happy, diba? Na parang, I'm sure may problems din sila, may mga pinagdadaanan din sila sa life nila, pero if you are a kind of person, or if you're the kind of person talaga na your goal is to make the world happy, diba? Parang kahit na anong pinagdadaanan mo, hindi ka pwedeng sumuko kasi ang daming naka-angkla sa balikat mo para patuloy kang panoorin dahil nakakapagbigay ka ng inspiration at ng happiness. So, madali yung vibes kasi siguro we have the same goals. Meron tayong gustong patunayan sa mundo na hindi lang naman kami gumagawa ng content para mag-trip-trip at para kumita. Ngayon naman, sino yung pinakagusto mo na naging guest mo sa show mo or na-interview mo? Dami! Pero syempre, hindi ko banggitin talaga si DJ, si Daniel Padilla. Kasi nasa YouTube naman din yung ibang clips for my birthday special sa Showbiz Pa More. I remember, parang taon bago ko siya napa-oo. Daniel Padilla? Hindi naman taon dahil ayaw niya. Pero dahil sobrang busy ng schedule. Ang hirap niyang i-book, ang hirap niyang i-sched. Hindi na, actually dumiretso na ako kay Ma'am si Carla, dumiretso na ako kay Tito Doc, na nag-vlog din si Kuya, na fan din ng BNP. Ninyo. Dumiretso na ako sa kanila.
Sabi ko, kuya, kailangan ko talaga to kasi birthday episode ko to. Hindi pwedeng ibang tao. Si DJ talaga kasi ang laking part niya sa career na meron ako. Kasi nagsastart pa lang si Daniel as nung kasagsaga, nung bagets pa talaga siya, growing up days, mga album tours niya. Hindi pa ako nagdi-DJ, hindi pa ako nag-artista. Ako na yung kinukuha nilang mag-host kasi napanood nila ako sa isang barangayan ata or sa isang piyesta. Tapos kinuha na nila ako na mag-host, nire-request na niya ako. So kasama ako dun sa, nung nagsisimula siya. Tapos naging super close pa kami, lalo na ng family niya, na kahit mga special occasions, Christmas, New Year, sa ibang bansa, Japan kami na New Year, ganyan. So sabi ko, kailangan si DJ ang ma-one-on-one ko for my birthday episode dito sa Showbiz Pamor. Tapos parang, sa sobrang tindi nga ng schedule, na hindi siya pwedeng pumunta ng studio kasi ang dami niyang ginagawa. Sa bahay na nila ginawa yung interview. Una, ang setup sa bahay ni Mamshi Carls. Eh kaya lang, nang nakita ni DJ na parang very magandang buhay. Si Daniel kasi hindi pa niya na-feature yung bahay niya sa iba't ibang interviews, kahit sa magazine. Tapos ang ginawa niya, sinet up, diba gusto niya mag-direct? Sinet up niya yung parang bat cave niya doon, yung isang air niya doon. Tapos doon kami nag-interview. So sobra akong pasalamat sa sinabi niya talaga, oh Jaya, ikaw ang unang-unang pinagamit ko na may mga camera na nagpapasok ng staff sa bahay ko ah. Kasi love naman kita dahil nga ikaw, kaibigan ka na namin, family ka na namin, ganyan. So si Daniel talaga, tapos very kung ipapanoorin yung interview na yon, para lang kaming magbarkada na nagkikwentuhan. Na wala kaming inhibitions and walang pretension na kailangan mong i-portray na image. Makikita mo yung parang ding! Kasi din yung tawag ko sa kanya. Madami yan, Daniel. Of course, Catherine, kasi si Kat ganun din. Diba ngayon nga may nag-viral sa Twitter na interview ko sa kanila. Tinanong ko, who's your showbiz crush? Parang yun. Tapos sumagot si Catherine na parang, si. Tapos si Daniel, bakit may crush ka? Tapos si kasi. Tito Boy, of course. Nanay Sharon, Coneta. Tony Gonzaga. Yung nilindul kami. Sino yung biggest inspiration mo to pursue this industry? Biggest inspiration sa nanasa industriya din, of course, Ate Jewels, Julina. Bilang multimedia star siya, multimedia icon siya. Di ba siya yung parang hindi lang basta artista na papanood natin, kundi marami siyang mga advocacy, especially before sa youth. Di ba naging ano pa nga siya, host pa nga siya ng The Working President. Yun siya yung nasa Malacanang na nag-feature ko ano yung mga gana para sa mga youth. So si Ate Jewels, tsaka si La Mamshi Carls. Sa showbiz, sila yon, sila Mamshi Carls. Kasi alam ko yung story ni Mamshi Carls, diba? Na parang hindi naman siya agad naging queen mother agad-agad, diba? Kumbaga, nagkaroon ng proseso, diba? Ito na, DJ Jai, for our final, it's not question, but it's inspirational words from you. So, katulad ko, just like me, aspiring to be a host, TV host like you. So, what is your message? Pieces of advice para sa mga kagaya namin na talagang pinupursue ito? Unang-una sa lahat, you're doing a good job and congratulations. Kasi, napapanood ko naman yung mga ginagawa mo. Yung mga interviews mo dito sa segment mo na to sa channel mo, the way you handle interviews, kahit yung mga hostings mo, kapag ka, kunyari, may mga pa-game shows kayo and everything, napapanood ko talaga, sinasabi ko talaga na, ikaw talaga yung host doon sa grupo, ikaw talaga yung pinaka may drive doon sa field of hosting, and ang galing mo doon, kasi, diba, hindi lang ako for sure, dahil mo pang mga nakbabanak na naaaliw din sa ginagawa mo. Ibig sabihin, effective ka doon sa bagay na ginagawa mo. And yung ito, yung ginagawa nating interview, yung nag-reach out ka sa mga tao na para pwede ka bang ma-interview and everything, ang bongga niya na, cause not everybody can do that. Diba, hindi lahat parang gagawin yan na, like ikaw, sikat ka sa YouTube, diba, hindi lahat gagawin yan na mag-reach out ka sa isang tao para lang masama dun sa content mo. So, sobrang bongga nun. Kasi, yung humility, mararamdaman mo talaga, yung pagiging humble, nandoon talaga. The fact that you are enjoying what you're doing, kahit marami kang nababasang negatibo o may mga sinasabi mga tao sa paligid mo, pero kung ikaw nag-enjoy ka, huwag na huwag kang susuko, huwag na huwag kang titigil, ipagpatuloy mo lang yan. Kasi kasama yan sa ingredients eh. Ingredients para sa success.
Diba, hindi mo matatamasa yung pinakamatagumpay ng ngiti mo talaga at pinakamakinang mong bituin kung puro positibo lang yung sinasabi sa'yo na etos lang naman. At syempre, i-enjoy mo lang yung bagay na ginagawa mo at panatilihin mo yung pagiging uhaw at gutom mo doon sa craft na gusto mo. Hindi natututunan sa apat na sulok ng eskwelahan yung bagay na gusto mong gawin. Yung bagay na pinupursu mo, natututunan yan based on sa experience at sa mga nakakakwentuhan mo. I love being a talk show host, a online host. Gusto ko na laging nakipagkwentuhan. Kasi sa lahat ng taong nakakakwentuhan ko, meron akong napupulot at meron akong binabaon na habang buhay, natatatak sila sa puso ko, sa isipan ko, na naia-apply ko sa mga future endeavors na pwede ko pang gawin. Malay mo, sa susunod yan, magkasama na tayo sa isang show, di ba? Malay mo, sa susunod yan, nakakasalubong na kita sa corridor at ano, sino interviewin mo? Oh, di ba? Oo. At mangyayari yan. Mangyayari at mangyayari yan. And I'm very, very happy and thankful, honored and privileged na isa ako sa una na lumabas sa BNP na in-interview mo. So, maraming salamat for the trust. Yes. Thank you so much. And I am looking forward, aabangan ko na makausap mo dito si Ate Tin. Ate Tin! Oo, si Tony G. Ate Tin, ito po, na-inspiring po siya sa mga ginagawa natin. Parang Tony Talks po ang pinipeg niya. Oo, pero tapatan with Ate Mulinsi. Baka naman Ate Tin, ano? Willing siyang magpaswab. Oo. So, tuloy lang ang tapatan with Ate Mulinsi. And always remember, I'm here to show my love and support. And again, thank you so, so much, mga nakbabana! Yay! So, thank you so much again, DJ Jaiho. And likewise, kung may tutunan po kayo sa akin, sa mga interview nyo po, ganun din ako. I've learned a lot, lalo na in terms of show business, in terms of what's really behind the camera, yung ginagawa nila, hindi po pala ganun kadali talaga. Maraming salamat, DJ Jaiho, dahil you were the first na na-interview ko, and that's really an honor na isang professional interviewer yung may interview ko. So maraming salamat po. Again, wag po natin kalimutan na supportan si DJ Jaiho sa kanyang mga activities, lalo na online. So DJ Jaiho, may mga ipopromote ka po ba? Yes, syempre naman. Showing pa rin po ang Mom, She's Ang Soul Mo'y Aki, directed by Dr. Easy Ferrer, kasama po dyan Julina Magdangal-Escueta, Melay Cantiveros Francisco, Mom Shikarla Estrada sa KTX.ph, I1TFC, Sky and Signal Pay-Per-View, pati na rin sa Upstream.ph at sa TFC IPTV, pwede nyo po yung panoorin. So again, it's your mother na akbaling mula, lagi nagpapaalala, ipalaganap natin ang relihiyon ng pababanak. It's your mother na akbaling mula, signing off. Bye! Yeah! Kasi hindi na abot.